Hi mga ka-chismis and welcome back to my YouTube channel. Sa hiwalayan nila Catherine Bernardo at Daniel Padilla, ang kanilang mga avid fans nga ang labis na naapektuhan. Dahil hanggang ngayon nga, hindi pa rin nagbibigay ng statement sila Catherine at Daniel patungkol sa tong dahilan ng kanilang hiwalayan. Ngunit matatandaan sa isang press con noon, inamin ng dalawa na matibay ang kanilang relasyon at inamin din ng dalawa na nagkakaroon sila ng tampuhan at mahirap para sa kanila dahil magkatrabaho silang dalawa. Narito at muli natin panoori. We have Peach Gasson. Hi, DJ and Kat. Siguro ano, since a decade together and 11 years as a love team, can you still recall the moment and first impression nyo when you first saw each other? And then, can you describe now kung ano yung discord, kung paano nyo madidescribe yung isa't isa now after 10 or 11 years as a co-star and as a person na close to your heart? Siguro, before akala mo, before nakita mo difference kay Dish, dati super chill niya. And then, parang, okay lang, kung ano mangyari, parang okay lang. Tapos ngayon, habang tumatanda kami, nakikita ko na sobra niya palang perfectionist and OC. Sa lahat ng bagay, pagdating sa ilaw, pagdating sa trabaho, or kahit sa lahat, dapat perfect lahat. Mas perfectionist pa siya kaysa sa akin. And bihira yan for a guy. So, kunwari may eksena, tapos hindi siya masaya, hindi siya titigil hanggang hindi natatama or hindi na binigay yung tamang emotion, ganun. Eh, before akala ko parang siya, okay, chill lang, okay, ano man mangyari. Ngayon, diba? Ngayon yung nakita ko change. Eh, si Catherine naman, ever since, is very professional. Simula nung nagkasama kami sa unang show, which is Growing Up. She's very professional at nung din ako natuto eh. Din ako natuto sa kanya dahil nakita ko yung work ethic niya, diba kung paano siya nagtrabaho. Laging on time, diba prepared sa lahat ng kailangan ng gawin. Unlike me before, so pwede yung bitang ang sige pala. Pero I think yun naman yung maganda sa aming dalawa, diba? Iba yung tingnan naman. And I think nagka-compliment siya. Yeah, mas gano'n lang, mas na bigyan ako ni Catherine ng inspiration dahil nakikita ako sa kanyang work ethic niya. Well, you know, 11 years is not a joke, diba? Doing this together, kaming dalawa, diba? Doing the same movies, diba? All the romances, hindi madaling yung trabaho yun. Diba? That's why, lubos ang pasasalamat namin sa mga fans, diba? Kasi may tendency na nahawa pa eh, diba? You know, but still, nandito tayo ngayon, diba? Nag-i-interview tayo at babati Catherine ng happy anniversary ng 11 years. Pangalawa, sa parte namin dalawa ni Catherine, hindi rin madali para sa amin. Diba? Kasi hindi na kami magkasama sa trabaho. Sa totoong buhay, magkasama rin kami everyday. Diba? And magkatrabaho kami rin. You know, doon lalabas yung pagiging, I think yung craft na ginagawa namin. Diba? Kasi yung mga pinapanood nyo, yan, nakikita niyo yung glimpse ng ako at si Catherine. Pero at the same time, we're still playing characters. Diba? So, you know, not a joke, kaya we're very thankful na nandito pa rin kami ngayon. Siguro dapat bigyan na kami ng Guinness World Record na lovely award. Eh, natatawa, diba? Kasi hindi totoo talaga yung sinabi mo, Daniel, na hindi madali to come up with something new each time. Super. Yeah, can you imagine, diba? Can you imagine kung ano yung, ano pa ba yung hindi namin nakakagawa? Hanggang yun sa tugod, diba? Hanggang sa tugod. Kasi ganun pa rin naman yung tingnan namin. Mas syempre, mature lang, may maturity na yung characters din, di ba? Pero iba rin yung timpla namin ang pakinig sa mga pakinig na ginagawa ng mga love teams nila. Kasi syempre, sa edad na rin kami, kahit kami pag may nabasang script na, mahawakan niya, oh my goodness, cringe na rin kami, parang pinag-arabots. Di ba? So, iba na rin yung atake namin eh, di ba? Mas totoo lang na hindi na pinipilit na magpakilip, hindi na pinipilit na magpakilip pa doon. So, para matingin ang tingin. Wala na, nasa mas more pa, nasa actions na yun, nasa sa salita na siya eh. Diba? Sige, pagkita niya lang. Ito, yung natuklasan niyo sa isa't isa now na matagal na kayo magkasama na hindi na about work, yung personal. As boyfriend, girlfriend, or even as a person na nakilala mo siya off cam. Siguro ako, hindi matagal mo na alam ito, pero napapatunayan ko lang lalo sa lock-in.
na pag si Beach, ano, joke lang. Ano ba, siguro, kailangan namin parati tansyahin yung mood ng isa't isa, especially sa umaga. Kasi, kunwari, first scene, tapos, alam mo, pupelo ka pa. Kailangan ko intindihin yung isa't isa kasi walang ibang makakaintindi. So, kailangan may isang mag-a-adjust. Kung kita mo ako masama yung gising, or ako yung masama yung gising, so siya yung mag-balance. Alam mo, yun, kailangan ng ganun. Kasi kung pareho kami masama yung gising, boom, wala. For that day. So, kailangan matuto siguro. Yeah, nakita mo lang na pag-lock-in, hindi joke yung lock-in, ha? Nakakabaliw ko siya mentally and kapaka-draining yan. Yeah, everything that's routine. Yeah. You go crazy, paulit-ulit na lang, you go tired, every time, every day, it's the same thing, diba? Parang nakakapagod yung ganun, diba? So, ganun yung sa laki. Pero, it's okay, diba? Parang naman sa safety din ang lahat yan, at mas mabuti rin, mas marami ka rin natatapos. And AVSC can provide us naman with a beautiful hotel, diba? Lahat naman ibigay sa amin. So, yeah, may hapan. May hapan kasi, yung mga kasama din namin sa day, pinagiging close na rin namin. Yeah. Diba? Pero going back to the question, totoo yung sinabi ni Katrina. Iba na rin yung pasay ko na yung mood swing ko rin minsan na yun. Diba, this work talaga, aabutin ka rin eh. Kasi syempre, diba, ganun ka na siya, diba? Now you're happy and then the next scene you're sad and then the next scene you're happy and then the next scene nag-break up ka na naman. It gets to you. Kaya minsan kailangan mo naman tayo na, okay ba? Usok-usok muna tayo ang dalawa at medyo magkaan ako na minsan may clash kami, pareho kami. So, alam na namin yun. Bagay muna ka tayo ng space sa isa't isa. Yung gano'n, diba? Can you imagine? Naintindihan? Yes! Kasi ibig sabihin talagang dyan lumalabas yung either communication and maturity na okay lang, na hindi naman kailangan dami mag-isang And sometimes siya lang... Hindi pa kayo iisip na kang, yun yung kaya rin, diba? Maabot yun yung relasyon namin. Hindi naman, it's not funny games every day na masaya smiling kami. Nag-aaway din kami, ano? Diba? Yabag sa laki. Yabag sa laki. Kasi may kasama, pangod na rin. Kaya ba, ano yung sa bahay, okay, parang yung muna ako, I have my space. Ito, everyday makikita kami. Hindi naman masama. Pero siyempre kasi, ibang usapin niyo, may kasamang trabaho. Yeah. Diba, may kasama lang, mentally trained ka na, diba, emotionally trained ka, physically trained ka na. So, minsan hindi mo naman, kahit sikat, hindi ko naman sila, ano, pagka alam kung bahay mo ito. Gets ko rin naman yan. Diba, kasama lahat yun, diba, isang magandang precarious ng mga ingredients na. Isang magandang relationship, hindi pwedeng isang trikado lang yung masaya lang sa sinya. Diba? Walang narin yung relasyon at walang kapag hindi kayo natutunan kayo matutunan sa isa't isa. And aside siguro, dagdag ko lang sa mag-adjust kami sa isa't isa, very important yung sinabi mo na communication. Kasi, kunwari, partner pa ko nung araw na yun, sino pa ba yung kakausapin ko to make me feel good? Or para gumaan yung pakiramdam ko, si Deej. So, pag kailangan naman niya ako, dapat nandun ka, iba yung feeling na meron kang tao makakausap, makatakbo na hindi ka i-judge, and then ipapafeel, parang ilalagay ka lang ulit sa place na you're okay. Okay lang, bukas okay na yun lahat. Kasi ang dalas ng ano namin, hindi man away, pero yung pagod kasi ibang level. So, kailangan yung alalayan yung isa't isa. Swerte namin na magkasama kami. Ayun, safe space talaga. Yeah. You can be yourself at the same time. Alam mo, may iniisip